Cebu, higanting isda na kumakain daw ng tao. At ang tawag nila rito, kungtong. Isa sa mga tanyag at pinakamalaking pagawaan ng harina dito sa Barangay Paho sa Lapu-Lapu City, Cebu, ang pabrikang ito. Nang dahil daw sa dekalidad nilang produkto, umunlad ang kanilang negosyo. Pero ang balibalita ng mga tiga-barangay Paho, kaya raw lumago ang pabrika dahil meron daw itong inaalagaang pampaswerte. Isa raw higanting isda na halos singlaki ng barko, may malalaking mata, malaking bibig at matatalas na kaliskis at ngipin. Ito ang tinatawag nilang kugtong. Sabi nila, inalagaan daw. Alam nila kumakain ng tao kasi malaki ang mouth niya. And then, it can swallow a whole human being. It even swallows a shark. Pero para magtuloy-tuloy daw, naswertihin ang kumpanya. Kailangang pakainin ang kugtong ng kanilang mga trabahador. Papa! Saliw na lalim! Papa! Nakapanayam ng aming team ang 40 taon ng empleyado rito, si Edgardo. Taong 1980 pa raw nung unang kumalat ang kwento tungkol sa kugtong sa kanilang pabrika. Nagsimula raw ang lahat nung may diver na inutusang sumisi para i-salvage o i-dismantle ang lumubog na barko noon. Pero sa kalagitnaan ng pagsisid ng diver na yon, meron daw bumulaga sa kanyang isang malaking mata na sinlaki daw ng palanggana. At ito raw ang kinatatakuta kugtong. Kung makikita mo yung ganong kalaking mata, so ano kaya ang katawan ng isang isda na yun? Ang sabi pa ng mga taga rito, mainam daw kasing tirahan ng kugtong ang pabrika dahil nakapwesto ito malapit sa dagat kung saan may sarili rin ito, daungan. Ang ilalim na bahagi raw kasi ng daungan, tinitirhan ng kugtong. At ang itinuturong dahilan kung bakit naging higante ang kugtong. Hindi sila naistorbo at saka marami silang nakakain. Yung mga spillage ng aming mga raw materials. Sa kanilang daungan, mas malakas din daw ang current o kuryente ng tubig. Paniniwala nila, kagagawan pa rin ito ng paglangoy ng kugtong. Kaya bihira na raw ang lumalangoy malapit dito sa takot na baka puntiryahin din sila ng sinasabing halimaw ng karagatan. Bilang babala, naglagay na rin sila ng karatula na bawal pumasok o lumangoy sa parteng yon ng port. 6 na dekada ng residente ng Barangay Paho si Mang Fernando. Tandang-tanda pa raw niya ang isa nilang kasamahan taong 1980. Sumisid daw noon sa daungan nung bigla raw tumambad ang kugtong. At nung aktong papanain na raw nito ang kugtong, nahampas daw siya ng buntot nito. Kaya nabasag ang kanyang goggles at nasugatan pa. Pagpana niya, inanuhan siya nung isda na tamaan yung ano niya, hindi na siya bumalik. Mula noon, wala nang nanisi doon. Ayon sa historia na si Maria Dolores Llenos, bago pa dumating ang mga Kastila, may isang lugar dito sa Cebu na pinaniniwala ang naging unang tahanan daw ng kugtong. Katunayan, sunod pa raw na ipinangalan ang lugar sa sinasabing Sea Monster. Ito ang bayan ng Alcantara. Kapansin-pansin ang estatwa ng isang higanting isda. Ito nga raw, ang kugtong. The name of Alcantara before is kugtong, tapos pinalitan siya after the Spanish government decided to rename the town. Kasabay ng ibang towns din, siguro, ginawa nila na Alcantara yun. Si Geraldine, 10 taon nang nakararaan nung inatake raw siya ng kugtong. Gabi yun, mga naliligo kami doon, kaso lang may humatak sa akin sa aking paa. Hindi pa man daw siya nagtatagal. Biglang may humatak sa kanyang paa. Dali-dali raw siyang umahon. Mga sabi-sabi ng mga ninuno namin na sa mga nangyayari doon, kugtong ang humatak sa akin. Naniniwala ako na kugtong meron pa rin hanggang ngayon. Pero bukod sa Barangay Paho at Alcantara, ang kugtong makikita rin daw sa simbahan, sa parokya ng San Fernando El Rey,
May kugtong daw sa ilalim ng altar sa simbahan dito sa Liloan. Tapos may malaking lagusan din daw dyan. Doon daw tumira ang kugtong sa ilalim ng simbahan. Malaking mata at saka nakakatakot yung itsura. Ang sinasabing lungga ng kugtong, ang mismong ilalim daw ng altar. Meron talagang underground cave under the altar of this church. Siguro yung pari noon, naingayan siguro sa mga waves, tinakpan niya yung underground cave. Ang simbahan, 60 meters lang ang layo sa pampang ng dagat. At noong 1950s, ang sahig daw nito gawa sa tabla. Kaya raw ang mga nagsisimba noon, madalas daw makaramdam ng kakaiba sa sahig. Kanang magmisa, ang kugtong mo, tayog na siya kung magmisa. Nga, karon na si Radha naman na. Gihimo naman na, details naman na, wa na siya. Usap-usapan pa raw sa kanilang parokya ang mga sakristan noon na nakakakita rin daw sa kugtong. May nakitaan sila din rin, nangisulog na lang ang isda. So doon yung assign, nga na rin, tabla pa man eh. Mato ang sakristan sa unang na-assign din rin. Ilagaling pa nun ang kanang tabla kay malingaw sila sa isda bitaw nga may food gawas akong dako nga isda nga masulod. Mamara to jud akong na ibaw ang diri nga side. Bata pa ko nakahibaw na ko anang langob. Gamay pa ko magsaum-saum ko. Naagay dako nga lang nga isda. Nanggingo nila nga kugtong. Dako kayo. Mo usagyod ka dupa. Ilawom sa simbahan mo lubog ang tubig. At kung matagal na raw na walang nakakakita sa kugtong ng Cebu, muling nabuhay ang mga kwento-kwento tungkol sa mahiwagang isda na nangangain daw ng tao nung ilang taon lang ang nakararaan. Nahuli raw ito at ang mas kahindik-hindik daw, may ilang nag-akala na ang nahuling kugtong kumain daw ng tao. Lalo't may nakita ritong tsapa katulad ng sa pulis. Kaya ang malaking tanong pa rin, totoo ba ang kugtong? Pero ang kugtong na yon, hindi pala sa Cebu na huli, kundi sa isla ng Antique. At hindi ito kugtong, kundi isang uri ng grouper fish o malaking lapu-lapu. Wala talagang nakain na tao itong klaseng isla na to. Territorial sa, mahirap naman sa doon pumunta doon ang mga tao para lang dive-dive para makain sa doon. Sa kabila nito, sa Cebu, hindi mamatay-matay ang mga kwento-kwento na may higanting isdang inaalagaan ang isang pabrika rito na Swinerte. At ayon sa paniniwala, ang ipinapakain daw sa kugtong mga trabahador. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaunlak ng panayam ang kinatawan ng kumpanya sa Cebu para linawin ang matagal ng chismis tungkol sa kanilang pabrika. Ayon sa 4 na dekada ng empleyado na si Edgardo, ang mga kwento-kwento tungkol sa inaalagaan daw nilang kugtong sa kanilang pabrika. Walang katotohanan. Ang dami ng isda sa ilalim ng wharf, totoo, mga lapu-lapu or snapper, dyan, marami dyan. For almost 40 years, walang naganap na nangyari, walang mga insidente, namatay or kinakain ng isda. Samantala, sa bayan ng Liloan, kung saan naniniwala ang ilang mga residente na meron ding kugtong sa ilalim ng kanilang simbahan, nagsalita na rin ang kura paroko. Meron nga raw underground cave sa ilalim mismo ng altar ng simbahan. Pero hindi raw ito pinamamahayan ng kugtong. Siguro may mga isla kasi ang dagat connected dito. Siguro may mga isda din. Pero pag giant, hindi ko alam. Wala akong narinig. Yung kugtong, legend lang talaga. Para sa historia na si Jose Velez Jr., ang mga kwento-kwento tungkol sa kugtong, baka ginawa lang daw bilang panakot sa mga tao. May ganun mga sabi-sabi na panakot rin yun, no? You continue, you finish the mass. Do not go to the sea and swim because may kugtong dyan. Talaga namang sa ating mga karagatan, may mga higanting isda katulad ng lapu-lapu na pwedeng lumaki ng ganito, malahigante. Ibig sabihin lang yan, mayaman pa rin ang ating mga karagatan, singyaman at singlawak ng mga mapaglarong imahinasyon.